Sa layuning ituro sa mga bata ang kagandahan at biyaya ng pagbibigay sa kapwa, ay pinangunahan ng Legazpi Adventist Church Children's Ministries ang isang gift-giving program. Dito ay namahagi ng mga regalo, laruan at iba pang gamit ng mga bata sa mga kapwa nila bata mula sa simbahan sa distrito ng Central Albay. Ang kanilang masayang programa nasa report ni Joshua Dichoso. Isinasagawa ngayon sa Legazpi Seventh-day Adventist Church ang gift-giving program sa pamamagitan ng Children's Ministries Department at ng mga kabataan ng simbahan. Isang pagbibigayhan daw ang sinagawa ng mga kabataan sa hapon. Sinimulan ito sa pag-aawitan ng piling mga bata. Samantala, nabigay naman ng pambungad na salita ang head elder na si Brother Lingwell Delga. Sinundan ito ng pagbabahagi ng iba't ibang talento ng mga Adventist members. Matapos nito ay sinimulan ang pamamahagi ng mga regalo. Nasa may 60 bata ang naging mga recipients na mula sa iba't ibang kalapit na simbahan sa distrito ng Central Albay. Ito ay isang pamamaraan ng departamento na makatulong sa kapwa mananampalataya. Ang magandang project namin is kapatid mo, damitan mo. Project ay naisip ng CHM na para maturuan yung mga bata as early as young na marunong din sila mag-care ng ibang mga bata. So, naisip ko na magkaroon ng project na pangungunahan ng CHM department. Ang pamagat is, kapatid mo, damitan mo. Isip ko, enrich naman yung sarili nating mga children from the nearby churches ang magiging recipients. Mayroon kaming 27 boys, then 33 girls. Yung lahat na bata na 60 kids ay mayroon yung mga pangsimba para magamit nila, madagdagan yung mga damit nila. So, nagpili kami ng churches, lalo na yung nakitaan ko man talaga nung minsan nakadalaw ako sa mga simbahan na yon na mayroon talagang mga bata na kulang ng pananamit. Yung bagay na pagtulong natin sa mga hindi Adventist ay napakahalagang bagay. Pero isipin din natin na mayroon tayong mga kapatid sa loob ng ating iglesia na nangangailangan din. Sa palagay ko, it's a great sin against God na yung mismong pamilya natin ay pabayaan natin. Yung ating mismong mga bata ay tinuturoan natin na sila ay mapagbigay. At sa ating ding mga magulang ay kailangan nating suportahan ito sapagkat sila ang susunod sa atin. Kung hindi natin sila turuan na magbibigay, sa susunod na henerasyon, yung mga Adventista ay hindi na marunong magbigay. Nagpatuloy ang pamimigay ng mga regalo. Kita sa mga mata at miting ng mga bata ang kasiyahan sa mga natanggap ng mga gamit at pagkain. Maraming salamat po sa nagbigay sa amin ng mga regalo. Maraming salamat po sa mga nagbigay ng regalo, lalong-lalo na paido. Sa pagkatapos ng aktibidad ay nagkaroon ng salo-salo ang bawat isa. Hindi lamang sila nabusog sa mga mensahe at awit, kundi sa kanila ding mga napagsaluhan. Malaking papasalamat ko, unang-una, sa mahal na Diyos, na binigyan, guide kami na magkaroon ng kaisipan na magkaroon ng project na ganito. Marami naman po ang nag-aksyon. Mayroong nagdala ng mga used clothing, mayroon naman nagbigay ng cash para ibili ng mga bagong mga damit. Kaya, maraming salamat sa lahat na tumulong. Maraming salamat sa kapatiran ng Legazpi Church. Tunay nga na may kasiyahan sa pagbabahagi ng mga biyayang natamo sa mas lubos na nangangailangan, lalo na sa ating mga kapatid sa simbahan. Naway maikintal sa isip ng mga bata at kapatid ang kahalagahan ng pagiging instrumento ng Diyos sa ibang tao. May layuning makapaghatid ng mga balitang may dalang pag-asa, Joshua Dichoso para sa Hope Today NPC News Live.